Ay! The bus is coming! Kailangan natin tumakbo, guys! Dali! Takbo! Oh my God! Let's press the bus! Tumatakbo na ako, guys! Yung bus! Banana. Oh, see that? Hello guys, today is Friday. Alas 10 na ng umaga at ito, naglalakad tayo papunta sa bus stop. Maganda ang sikat ng araw ngayon. Maliwalas ang kalangitan. You see that? Dito sa Singapore, nakamask na rin kami. Kasi hindi pa siya safe. Nasa phase 2 na kami ng circuit breaker. At ang hirap, yung naglalakad ka. Tapos mahirap huminga. Na parang mau short yung breath mo. Mainit, kaya nagagamit tayo ng sombrero para naman hindi masunog ang ating mukha. Ito. At makita nyo dyan yung green na green. Ang ganda, no? Pero pag nung wala pang COVID, hindi yan lumalago ng ganyan kalago yung damo. Talagang trinitrim nila yan. Tignan nyo dito guys, yan. Yung mga grass na yan, hindi sila nakakapamulaklak. Yan. Grabe yung damo, oh. Ay! The bus is coming! Kailangan natin tumakbo, guys. Dali! Takbo! Oh my God! Let's press the bus! Tumatakbo na ako, guys. Yung bus. Kailangan natin ma. Kasi maghihintay na naman tayo ng 10 minutes. Matagal. Thank you. Yung bus nandiyan na. See you later. So, nandito na tayo sa loob ng bus. Malis walang tao na okay lang kami dito sa loob ng bus. Napagod ako sa pagtakbo. Malago ng mga demo kasi yung mga workers na taga Bangladesh yung dyan, sila yung mga nagkakat ng mga grass na yan, pero sila yung majority na na-infect ng COVID dito sa Singapore, kaya yun sila pinalabas. Naka-quarantine silang lahat, pero hindi na mag-spread pa. Yun yung mga grass na yun. Pero maganda siya kasi luntian. Green grass. Sabi nga ng kanta.
Yan. Ang dami ng buildings na on construction. Yan, binibuild nila. So, makikita nyo mamaya guys yung dormitory na tinitirhan ng mga mostly infected ng COVID. Dataanan natin mamaya. Ayan, merong pang para sa bisikleta, merong para sa ito tayo sa pantao. Ang sa tao yung malapit sa road. Bakit kaya? Alam niyo kung bakit? Kung alam niyo kung bakit nasa may safe side yung mga bibisikleta tapos nandito sa tabi ng roadside yung mga tao. Ito para sa pathway, para sa mga tao. Please comment down below at explain what you know about it. Kasi ako sasabihin ko sa inyo mamaya yung aking idea why the arrangement is like this. Ulitin ko yung question. Bakit kaya ang ginawa nila ay itong mga cyclists dito sa may safe side, tapos itong pathway para sa mga tao ay itong malapit sa road. Ito na yung road. Oh. Bakit? Ano ang reason? So, if you know the reason, please comment down below para malaman natin. Ito guys, yung mga nadadaanan ko mga flowers. Ang gaganda. Ayan. Ganda. Oh, beautiful. Hilig ako sa mga flowers. Hindi ko alam kung anong pangalan ng halaman na to. Ay, ito. Ang ganito. Ay, ito. Alam niyo yung pangalan ng mga flowers na to? Grass flowers. Ito yung mga dumidikit sa pantalon eh. Yan, subukan nyo natin kung didikit sila. Ayan, dumikit nga. Dumikit nga sila sa aking pantalon. Anong pangalan niya? Parang sa Pilipinas din. Pero yung mga ganong klase ng mga grass, dun sa bukid lang namin nakikita yan. Ayan, dumikit. Tanggalin natin. Pambihira.
dinikitan ako. What? Anong nangyayari doon? Oh, ayun. May usok doon. Pero hindi yun sunog, guys. Kundi yun ay nag... anong tawag doon? Pinapausukan yung mga lahok. Kasi para walang dengue. Iwas dengue. Ganda. Ay, I like that. Diba? Ang ganda. Ito mga residential apartment. Building. Residential building. Malilalas. Ang ganda. Ayan. Malinis ang Singapore. Nakakalinis. Diba? Sana all. Sana ganito rin sa atin, sa Pilipinas. I like it. I like the view. I like it. Hindi lang like it, love it. Ayan, nakita ko na naman itong bulaklak na ito. Ang ganda. Meron din yan ito sa atin. Oh, love it. Ito, marami pa dito. Ang ganda. Ang gusto ko dito sa Singapore, marami silang tanim na puno. And look at what we got here. Ito yung mga birds na dito lang lalahad-lahad. Hello! Where are you going? Ayan sila. Alam, pindutin natin ito para makapag-cross tayo dyan. Mahaba-haba yan. Hintay lang tayo dito. Another side. Oh, ganda ng tanaw niya. Ganda ng ulap. Yun, kaya ang bisikleta ay nasa safe side kasi sa idea ko lang ha, kasi pag nagpagbibisikleta ka minsan mabilis nawawala ng freno at may tendency na madadala mo yung mapupunta ka sa road that cause accident. Pero kung naglalakad ka, syempre, you can control your motions. Na huwag pumunta dun sa may daan. So, thank you guys, yun na yun. Thank you guys sa pagsama niyo sa aking paglalakbay, pamamasyal, paglalakad, pagbibiyahe, at hanggang dito na lang. Sana subaybayan nyo ang aking channel, Arceli Briones. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na at i-press mo na rin yung bell button. Press mo yung bell button para ma-notify ka pag meron akong upload na bago. At yun lang guys. Salamat. Bye. See you around.